kabila ng apila ng ilang nasa industriya ng pagbababoy sa bansa, nanindigan ang Department of Agriculture na mananatili ang price ceiling hanggang April 8. Yan ay kahit marami namang nagtitinda na hindi nakakasunod sa itinakdang price ceiling. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa halip na baboy, isda na lang ang binili ni Alice para pagsaluhan sa hapunan. Kulang na sa budget talaga. Ano po ang pasok sa budget ngayon? Ay, tilapia. Tuwing sweldo na lang daw sila kung bumili ng baboy sa taas ng presyo nito, lalo't hindi naman daw nasusunod ang price ceiling. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, 290 hanggang 300 pesos ang kada kilo ng kasing matpige. 320 pesos naman ang liempo. Mas mataas ng 20 hanggang 30 pesos kumpara sa price ceiling ng pamahalaan. Mataas na rin kasing puhunan kaya hindi na kaya yung 270 na gusto ng DTI ipatupad. Sa kabila ng daing na mga retailers, nanindigan ng Department of Agriculture na mananatili ang price ceiling hanggang April 8. Lifting it will undeniably result in dramatic rise in prices of pork and chicken given that the African swine fever crisis is still raging and thus continues to impact on local production of hogs nationwide. Sa naging konsultasyon nung nakaraang linggo, umapila ang mga hog raisers na sa halip na price ceiling, magtakda na lang ng suggested retail price na 330 sa kasim at pige at 360 sa liempo. Katwira ng mga pork producers na nanatiling mataas ang farm gate price ng baboy. Pagka talagang in-impose niya ang price ceiling dito sa Metro Manila, ay malamang walang darating na baboy. Dahil sa mataas na hango mula sa mga biyahero, umaabot na sa 330 pesos ang kada kilo ng kasing matpige dito sa Marikina Public Market. Pumapalo naman hanggang 360 pesos ang kada kilo ng liempo. Ang liempo, ang puhunan sa liempo, 330. Yun ang puhunan sa liempo. Makamuhunan rin benta ngayon yun. 350, 360, patong ng 30. Mungkahi ng Pork Producers Federation of the Philippines, magbigay ng subsidy ang pamahalaan para masunod ang price ceiling. Kung ang gusto nila ay 270, subsidize nila yung mga 60 pesos. Mas maganda, diyan na sa meat retailers nila ibigay. Samantala, nananatili rin ang price ceiling na 160 pesos kada kilo sa isang buong manok. Pero nitong weekend, muli raw naramdaman ng mga nagtitinda ang paghigpit ng supply. Noong Friday, Saturday, Sunday man, bigla pong nag-assert ang mga supply ng manok, kaya bigla pong taas din ang mga supplier. Sa Marikina Public Market naman, di na raw kaya ng mga retailer na ibenta ang manok sa price ceiling. Tumaas na naman kami ng 7 pesos for today ngayon yun. Tomorrow yata add 5 na naman. Mahina ang ano ng supply ng manok. Sa mga mamimili naman na naghahanap ng mas murang alternatibo, bahagya ng bumaba ang presyo ng mga isda ng 20 hanggang 60 pesos kada kilo. Marami yung dating ngayon eh. Bumaba. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.